Hello guys, dito na naman ako sa bahay namin upang gumawa ng isang free energy sa pamamagitan ng blade, sa pamamagitan ng magnet, sa pamamagitan ng tubig na may asin, sa pamamagitan ng bumbilya, kable, o yung wire. So, may mga hinanda akong mga electronics parts dito, at saka computer parts, at saka yung electrical parts na gagamitin ko para makabuo ako ng free energy na ilaw. So, yung mga karamihan sa mga materials na to, o mga piyasa na to ay una yung mga dati ko nang naipon, pangalawa yung nag-aaral pa ako ng electrical at saka ng electronics. And then, yung bahay namin, ang nagsusupply ng kuryente sa amin ay solar. So, nakagawa ako ng dalawang klaseng solar na napapakinabangan siya mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12. Na maliwanag pa rin. Then, yung isang nagawa ko, tumatagal siya ng 20, mula alas 6 hanggang alas 6 ng, alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At yung nagawa ko naman isang solar, meron siyang switch sa loob at sa labas. Then, tumatagal siya ng mula alas 6 ng gabi, tapos tumatagal siya ng alas 10 ng gabi na maliwanag pa rin. Pero pagdating ng 11 to 12 o 1 a.m., nagiging ano na siya, mahina na. So, ang dami ko din naman nagawang solar. Ang dami din akong try and error na ginawa, pero hindi naging successful. Pero sa karamihan kong nagawa, ay hindi naman nagiging perfect yun. So, marami din akong naaksaya o try and error na yun nga, marami din akong mga piyasang nakipagsapalaran ako para mabuo ko yung solar na yun. So, yung mga ginawa ko, experience yun. So, nilist ako kung kailangan ko siya na-discover, o kailangan ko siya nabuo, o kailangan ko yung mga nagawa ko. And then, pakita ko lang yung solar na sinasabi ko sa inyo. So, ito siya. Yung solar na yan, hindi mo siya mabubuhay dito dahil may switch siya. Kailangan buhay mo muna siya sa loob. Loob ng bahay namin. So, ito yung switch niya. Medyo maano. Ayan. Kailangan buha. Pag binuhay mo yun, meron siyang ilaw doon. Ayan. Ayan siya, di ba? May sampayan eh. Ayan. Maliwanag siya. So, pag ganyan, patay na siya. Hindi mo rin siya may ilawan dito. Ah, meron pala ilaw. Ayan. Ayan. Kasi buhay din eh. So, kailangan patay mo siya. Tapos to. So, mapapansin mo, sobrang liwanag dito sa ilaw na yan. Yun yung solar na nagawa ko. Ayan. Isang ilaw na sa flashlight, tapos yung ilaw naman sa lighter. So, dalaw siya. Then yung isa naman, support lang yun. Yung ilaw na yun, na mahina siya, yun naman yung battery. Yan. So, buhay siya. Yan. Then, liwanag na. Liwanag yan. And then, yung ilaw naman, napakita ko sa inyo, ito naman siya. Yan, sa gabi, pag gabing-gabi na, maliwanag yan. Yan. So, sa araw, siyempre, hindi mo papansin, parang labo lang, pero sa gabing-gabi, maliwanag yan. Yan. Yung ano niya, switch niya. Yung ilaw, yung panel niya para mainitan ng araw. So, siya yung kumukuha siya ng energy from galing sa araw. So, iniipon dito sa battery to. Then, nagagamit mo siya sa gabi. Yan yung nagawa ko. Then, alam niyo ba, yung nag-aaral ako ng electrical, yung ginagamit naming pag magano kami mag siyempre mga PVC, kailangan namin siyang so ibabaluktot mo siya,
kailangan yung PVC hindi siya ano, hindi siya masusunog, so ang gamit namin ay butin gas. So yan yung dating materials o ano kailangan mong bilhin pag mag-aaral ka. Yan. Then gumagamit daw ng charger. So nung camera, so siya yung ginagamit ko para ma-charge naman yung battery, mga ganito klaseng battery. Yan. Pero yung rechargeable ko na battery, hindi naman siya rechargeable kasi kailangan mo yung mismong battery nito ay rechargeable. So tapos, so ginagamit ko rin siya para maka-produce ako ng isang battery na nare-recharge siya. So yung battery ganito na rechargeable, wala akong example ngayon. So ito naman yung mga hard disk na nung time na yun, naipon ko rin siya. Meron na akong kukunin dito para magamit ko sa free energy. Kasi yung malaking hard disk na kung saan yung IDE, mas iba yung magnet niya. So nagdala lang ako ng sample na maliit na laptop na hard disk kasi yung pinakadabas talaga yung malaki, yung mga malalaking hard disk nung una na pang desktop kasi yung magnet niya mas matindi yung kapit ng magnet. So sample lang yan. And then meron ako itong mga pan. Yan. Nang 12 volts lang siya. So from battery, kaya niyang magpaikot. Then, meron naman akong iba't ibang klaseng mga wire na galing sa electric fan. So, may puti, may pula, may orange, may dilaw, may brown, may puti, may red, may black. So, iba't ibang klase siya. Then, syempre, gamit ko itong battery. Then, may mga battery din ako, mga maliliit lang. Tapos, syempre, ito yung battery ng Canon. Then syempre sa free energy, kailangan mo talaga ng sample ng magnet, bearing. So bearing ginagamit din sa free energy galing sa sodium shaft. Then meron ako isang ilaw, yan. So kailangan ko siyang lagyan ng wire para mag-produce siya ng light. Then kailangan din niya ng battery ng cellphone, so ginagamit ko din siya. Then, may mga wire din ako, may mga ganito akong bumbilya, yan. So, meron din akong 12 volts na ilaw, yan. Then, battery din, pang camera. So, marami tayo dito mga, meron din tayong battery ng ganito, maliit lang. So, meron din tayong battery ng lighter. So, ito, kailangan mo na ng ilaw ng battery, na ilaw ng flashlight para mag-produce ng light. So, meron din tayong mga gantong ilaw, yung mga ganito, maliliit. Ayan, sample. Ayan. May switch siya. So, yung mga gantong ilaw, kulay puti, ito yung ginagawa kong light. Then, may keyboard, ano. Ito naman yung mga may mga capacitor, mga diode, mga sabi-sabi nandito. And then, ito, may mga fuse. Ayan. Sa daming piyasa nito, may mga tornillo, may mga ganito. So, mga ganyan. Ayan, may ganito din siya. Sa mga ganitong piyasa, ayan. Ito, electrode. Ang kamay ang ginagawa natin, kaya ang kamay natin ay madumi. So, makakabuo na ako ng isang PVC board. Makapag-produce ako ng kagaya din ito. Gagayahin ko kasi yung malakas na ilaw. Then, bibili lang ako ng gandong board. Then, ako na yung gagawa ng layout para makapag-gawa ko ng isang lights o solar. Kailangan ko din ng bumbilya ng mga ganito, yung maliliit na ilaw, na mga puti. Then, ako na mismo yung gagawa. Then, mahirap din kasi gumawa kapag hindi kompleto ang materials mo, tools, tapos una, yung kukuha din ako ng layout sa internet, then, kukopyahin ko din yung ilaw na pinakita ko sa inyo maliwanag. Then, syempre, kailangan importante, meron kang lagay ng mga tools. So, yung mga ganyan,
Dahil kami mga iba't iba akong tornillo na ipon. So, may mga battery din. Dami yan. Then, tornillo. Andiyan yung mga aking mga cutter. Yan. At mga... Nagamit ko din siya eh. Flashlight. Ano ba? Ito. Pang saan sa battery. Ito yung ginagamit ko dati. Kasi negative positive. Yan. Yan to. And slice. Handa yung ito. Ito, kailangan na ito ng ilaw. Then, syempre, meron tayong blade. So, yung blade kasi, dalawang blade lang kasi, try nyo kasi yan. Napanood ko lang ito sa YouTube eh. Some blade, dalawang blade, tapos lagay mo lang siya ng tubig na may asin. Pwede mo lagyan ito ng wire. Tapos yung lubog mo lang siya, iilaw na siya. Yan. So, may sample tayo ng bleed. Lagyan mo lang siya ng ano, yan. Pabit mo siya dito. Iilaw na rin siya. So, tapos meron din tayo sample ng mga tornillo. Tapos meron din tayo sample ng magnet din. So, yan ito yung magnet. And then, may magnet din ako nakatupog sa ano. Sa antika. Yan. So, meron tayong magnet na nakalubog lang siya sa mantika. Bakit siya nakalubog sa mantika? Kasi nag-produce ako ng isang oil. Oil na kung saan. Yung oil na to, ito yung magnet niya. Tapos may battery na nakalubog. Then, itong tubig na mantika na to, meron siyang asin. Then, kapag nilagyan mo siya ng battery doon sa, di ba yung battery, tapos yung tanso, tapos yung ano, yung wire, yung tansong yun, yung wire na to, tapos di ba pag naka ano, yung negative positive niya, di ba nag, pag nilubog mo siya sa tubig, nagpo-produce siya ng ano, nag, umuusok siya o, yung ano niya, yung tubig niya, ay yung mantika, tsaka yung tubig, kasi buhay yung battery, naka, ano siya, nagpo-produce siya ng ano ng heat doon sa silalim ng tubig ng mantikang yun. Tapos, nagkakaroon siya ng napansin ko kasi yung, di ba nag parang yung mas mo, yung tubig na to tsaka yung mantika mas nawala yung ano, nawala yung dami ng mantika, yung tubig, kasi naging oil na talaga siya. As in talagang oil na. Kapag sinusun mo yung daliri mo dito, yung tubig, kakunti na yung percent niya. Naging oil na talaga siya. Eh, sinun talagang oil. Kasi ang ginagamit kasi namin na tubig talaga ay, siyempre, ginagamit namin ilaw yung, ano, yung mantika. So, yung mantika kasi na galing sa mga burger machine, yung inihingi ko lang doon sa mga burger na tindahan, so yung mga tirata ng mantika doon. Kapag ginagamit mo siya ng bulak, tapos, nilubog mo na siya dun sa mantika. Then, sisindihan mo siya, nagiging light na rin siya, nagiging ilaw. Pero yung ilaw niya, hindi siya yung mausok. Hindi kagaya nung gas o gasera. Kapag sinindihan mo yung gasera na gas ang gamit, sobrang produce niya ng usok. Mausok talaga, maitim. Pero yung mantika, as in, lagyan mo siya ng bulak, ang ilaw niya, maganda. The same din naman nung gas, pero yung usok, in difference ng dalawa, yung sa gas at saka sa mantika na ilaw, hindi yung mantika, hindi siya nagpo-produce na matinding usok. Oh. So, ito, ang ano ko lang dito, yung content ng tubig niya, yung content ng tubig, naging oil na, asin oil, kasi mayroon siyang kalahating asin. Bali, dalawang, mapapansin niyo ba yung ano, yung basong ginamit ko? Yung kapihan ko ng baso na isang yung may hawakan. So ganun karami asin yung nilagay ko. Tapos nilagyan ko siya ng kalahating tubig nitong kalderong to, kalahating tubig. Tapos yung mantika lang niya, asin talagang ganun lang yung ano sa baso, ganun lang. Then
nangyari, nung nilagay ko yung battery doon, tapos nag-ano siya, nag-evaporate siya, nagkakaroon siya ng, dahil meron siyang magnet eh, buhay yung magnet, buhay yung battery, tapos nagpuproduce siya ng usok doon sa ilalim, yung content ng tubig niya, nawala na. As in talagang naging oil na talaga siya. Naging oil. So, the more na, no? As in yung tubig niya, wala na. As in oil na lang talaga siya, oh. Yan, oh. Pero oily na siya. Yung tubig niya, kung papansin mo sa ilalim, wala na, oh. Kakunti na mismo yung, ano, kakunti na mismo yung oil, yung water, ano niya, water content niya. As in talagang oily na talaga siya. Gawa kasi ng, gawa to ng, ano, nung asin, tapos nung, ano, nung battery na, kasi ito buhay ito eh. So, paano ko siya nalaman na buhay yung battery? Kasi meron siyang, ano, meron siyang ditong ilaw na nakikita ko na gumagana yung, ano, yung nilagay kong battery dito. Tapos yung di ba nagpupulis siya ng, ano, nagkakaroon siya ng, yung usok-usok doon, yung, kasi, ano eh, mayroon siyang active yung ano niya, yung battery niya, tsaka yung wire. Kasi mismo dito sa battery, nagkaroon siya ng heat. So, para bang nangyayari, yung tubig dito, naluluto niya yung oil, tapos yung tubig, then yung asin, naghalo-halo na siya. Then, siyempre, nakikita ko yung ilaw. Pero yung dati kasi nakaganon lang siya, kaya kita ko yung ilaw niya. So nilubog ko na rin siya. Natuloy na kasi nilubog kasi wala naman siyang protection dito. Then nakita ko na lang na yung oil niya ay bumubula kasi nakalubog na yung tanso o yung wire. So siya yung nagpo-produce, parang niluluto lang niya yon. Then naging oily na talaga siya. So ito yung aking experiment na pinakikita sa inyo na nagtry lang naman kasi ako kasi gamit talaga namin ay mantika na galing lang sa burger machine o burger tindahan ng mga ano, ng mga burger. So isa din sa dapat kong pasalamatan yung hinihingan ko ng mantika doon sa burgeran. So check ko lang kung ano yung pangalan ng burgeran na yun. Then ang dapat ko pasalamatan yung tendera tsaka mismo yung ano. So magnet siya, ayan. So ito bali yung magnet at saka itong pakong to, hiwalay siya. Hindi siya magkadikit. Then ito mismo na ano niya, umuusok yan sa ilalim, umuusok yan. So tapos ito, napapansin ko talaga asin talaga ano na siya. Oily na siya. Hindi na siya, wala na siyang konting, kung papasin ko siya yung tubig niya, ano na eh, mas, at saka yung pagkatubig niya, siyempre, pag mantika kasi, natutuyo siya, no, as in, nabubuo siya pag sa malamig, pero ito hindi siya natutuyo, hindi siya namumuo, kasi nga, makikita mo naman na, hindi namumuo yung ano, hindi namumuo yung mantika niya, as in, ganun pa lang, kung mamuumata mo, mayroon siyang konti-unti. Pero, itatry ko na lang siya. As in, experiment pa naman ito. Kung ito, ilalagay ko lang sa ilaw na amin. Itatry ko. Kung siya ba, itatry ko siyang buksan. Kung mayroon kasi magiging mangyari na pag kasi yung mantika, hindi ito sa kawali. Tapos napatakan siya ng tubig. Nag-ano siya, nagtatalsikan siya, umiingay siya. So, try natin na itong mantikang to na ano na may asin na tubig ay hindi siya magpuproduce siya ng light. Yan. So iba't ibang klaseng experiment yung ginagawa ko sa magitan niyan ito. So ito kasi dati blade lang tapos yung free energy nasa YouTube naman yun kaya hindi naman ako magsisimula yung sa mga players sabi kong ito. So siyempre, mahirap lang kami. Hindi naman ako magpuproduce ng ganito mga solar panel na ilaw o battery, ano siya, na ilaw. Kasi, wala talaga kaming kuryente. So, ginawa ko lang to, naisipan ko. Kasi, sayang naman yung na-resorts ko, na panood ko.
kung hindi ka naman ito gagawin. Then, inipukulin naman itong piyesa nito. Yung iba galing sa junk shop, yung iba galing sa customer ko, yung iba sarili kong gamit. So, nagpupulis ako ng light para lang makasurvive kami sa gabi. Hindi kami pang madilim. Then, nakatulong naman yung aking mga regagawang to. So, standby lang muna tayo para sa paggawa ko ng ilaw. So, post muna natin.